Hello! Kumusta? Nandito ulit kayo sa part 2 ng ating kwentuhang mga batang 90s. O, di ba? Ayan, salamat ulit ng marami dun sa mga nanood ng ating part 1. So, dito sa ating part 2, pagpapatuloy natin yung kwentuhan natin. And hopefully, marami pa tayong mapagkwentuhan ngayon. So, kung hindi man tayo may matalakay, bahala na kung may susunod ulit. Okay? Sige, huwag na natin patagalin to. Pasok na kagad ang intro. Paano? Start na tayo ng kwentuhan. Diba? So, ito yung mga naalala ko na mga panahon. Oops! Teka lang. May nakalimutan tayong gawin. Yan. At syempre, sino naman makakalimut sa inyo sa Batibot? O, diba? Kanta muna tayo ng Batibot. Pagbulat ng mata, langit ng katawas. Sa Batibot tayo nang magpunta. Tuklasin sa Batibot ang tuwa, ang saya. Sigurado marami nakakalala talaga ng Batibot, diba? Yan yung pinaka, isa sa mga kauna-unahan din ng mga palabas na nagbibigay ng mga knowledge sa mga batang katulad namin, mga batang 90s, diba? Yan yung bago pa yata mag at iba pa ng Channel 2. Sa Batibot muna, ayan. Talagang hindi mo makakalimutan sila Pong Pagong, sila Kiko Machin, ayan. sila Ate Isay. Oh, di ba? Tsaka si Kuya Boji. Oh. Isa din sa mga palabas na pinapanood namin noon. Okay. Kumbaga sa akin, personal. Hindi kompleto ang taon pag na-miss mo ang isa sa mga episode ng palabas na 'to. Magandang gabi, bayan. Diba? Magandang gabi, bayan. Oh, diba? Talagang yan yung mga palabas na talagang hindi kompleto yung taon ko sa isang buong taon pag hindi ako nakapanood ng mga Halloween special. Yan, mismo ah. Yan, Halloween special ng Magandang Gabi, Bayan. Yan. Tapos ang masaya niyan, nakikinood ka pa ng TV, diba? Nakikinood ka pa ng mga TV sa kapitbahay ninyo. Kasama mo yung mga kalaro mo. Doon kayo magkakatabing nanonood. Siyempre, doon din kayo magkakatabing ng tatakutan. Diba? Kasi talaga nakakatakot naman kasi talaga yung mga episodes. Mga episodes ng Magandang Gabi, Bayan. No? Talagang kikilabutan ka. Ako personal, pagkatapos ko manood ng episode ng Magandang Gabi, Bayan sa araw na yun, talagang hindi ako nakakatulog ng walang katabi. Tsaka laging bukas ang ilaw. Okay. Naalala ko noon. Nakatulog ako sa baba. Kasi ayoko nga matulog. Natatakot ako eh. Natulog na yata ako dito sa taas. Tapos pinatay ni Papa yung ilaw. Diba? Pagkatapos siya patayin yung ilaw, di, alam mo yun, pagkatapos siya patayin yung ilaw, gumanon yung mata ko. Naramdaman ang katawan lupa mo na nawalang ilaw, baba ulit ako. Yan. Talaga hindi ko mapigilan nun, bubaba ulit ako. Tapos sabi sa akin ni Papa, ba't nandito ka na? Kala ko matutulog ka na. Pinatayin yung ilaw eh. Are you afraid of the dark? Ayoko nga pala, meron din palabas noon, 'di ba? Meron din palabas noon every Friday ata ng gabi. Hindi ko alam kung alas 7 or alas 8 yata ng gabi sa Channel 2. Oh, pagkatapos yata yun ng X-Men eh. Oh, X-Men, Uncanny X-Men. 'Yan. Yung palabas na series noon ng X-Men. After yata nun, Friday, Are You Afraid of the Dark? Yun. Yun naman yung mga pinapalabas nun. Talagang ano rin siya,
may mga specific na ano rin sila nun, na topic or mga horror stories sa araw na yun. Alam nyo guys, alam nyo eskolar yan. Ako yung bata na, ano, ako yung bata na laki talaga dito sa Maynila. Pero, may pero. May pero. Nasubukan ko rin yung kahit papaano talaga, buhay probinsya. Kasi every summer nun, pagkatapos ng klase, umuwi kami sa probinsya nun. Usually April hanggang May. Yun. Lalo inaabot namin yung mga piyesta sa mga sa probinsya namin sa Ilocos. Yan, o diba? Ilocano, proud Ilocano yan. O diba? Yun. Tapos, ang ginagawa namin dun, yun usual. Siguro, eto hindi siguro naranasan ng iba. Pero ako talaga naranasan ko na sumakay sa kalabaw. Yan. Nasubukan namin ng kuya ko na sumasakay sa kalabaw. Siyempre, magpaligo ng kalabaw. At siyempre, pag nagpaligo ka ng kalabaw, nasubukan din namin na nagpapaunahan kami, nagre-racing, gamit ang mga kalabaw. Siyempre, pag nagpapaunahan kayo, may nalalaglag. At ako yun. Nasubukan ko malaglag sa kalabaw. As in, sobra. Sakit. Masakit din. Pero enjoy. Nasubukan ko ding sumabit habang papunta kami sa... Habang umaandar yung kalabaw, sumabit ka sa puno. Laglag kayo. Siyempre, pag nasa probinsya ka, nandyan din yung napakaraming aso. Oh, nasubukan ko na rin habulin ng aso habang nagpapatakbo ng bike. As in, talagang pag tumigil ka, wala na. Sa hospital ka. Bakit? Kagat ka na ng aso. Baka nilapa ka pa nga ng aso dahil sa napakadaming aso sa probinsya namin nun. At nasa, naalala ko yung isang pinsang ko, hinabol din kami. As in, hinabol kami ng mga aso, hindi namin alam kung ilan. Tapos yung nilalakaran pa ng bisikleta, na tinatakbuhan pa ng bisikleta, yung alam yung mabuhangin. So yung gulong niya gumaganon talaga. Hindi ko alam kung paano kami nakaligtas dun talaga. Oh, shout out sa pinsang ko, kay Ken. Sana nanonood siya. Siya yung kasama ko nun eh. Buti buhay pa kami ngayon. Sino nakaalala sa inyo may nagbebenta pa ng mga or naglalako pa dito sa kahit dito lang muna sa Manila. Yung mga naglalako ng mga sugar cane. O, diba yung tubo? Diba? Yung mga tubo. Tapos sisip-sipin mo, kakagatin mo yun, tapos sisip-sipin mo kasi matamis talaga siya. Kumbaga dun talaga galing yung mismong asukal dun sa sugar cane na yun. Pero, may pero ulit. Kasi ako nun, before ko pa maranasan dito yun sa Manila, nasubukan ko na rin yun sa probinsya. As in dun sa likod bahay namin nun, merong mga tanim dun ng mga sugar cane, yung mga tubo nga na ginagawang asukal, yun. Namumutol yung mga pinsa namin doon at yun, kinakain namin. As in, naalala ko yun. One of my best experience. Siyempre, bata eh. Meron ding nilalaro noon. Kahit dito sa Manila nilalaro yun. Sa probinsya, nasubukan din namin nilalaro yun. Yan, sa mga batang 90s, di ba nasubukan nyo na yung gulong, yung lumang gulong, ay pinapalo nyo ng ganun. Tapos tumatakbo, di ba? Yun, paunahan yata kayo nun eh. Basta may pamatpat kayo na ginagamit yung pantulak doon sa gulong para tumakbo. O, diba? Ayos ba yun? Isa yun sa mga naalala kong mga laro ng mga batang 90s nun. Yan. Original. Sa batang 90s lang ako nakakita ng ganun. Ngayon, wala na naglalaro yata ng ganun. Sino nakakaalala sa yun sa Pork Chop Duo? Yan. Kila Porky and Choppy. O, diba? Comedian. Mga comedians talaga na sasakit ang panga mo at sasakit bago pa nauso, kumbaga. Bago pa nauso yung mga ano na yan, mga comedy bar na yan. Okay, mga comedy bar ngayon. Syempre nandiyan na ang Pork Chop Duo, parang international na comedy group. Dalawa lang sila, comedy duo, Pork Chop Duo. Opinion, hindi magkakakilala. Ngayon, noon lang sila nakita-kita kaya't nagtatanong kung tiga saan sila. Mm-hmm. O di ba 'tong una ganun daw? Ganyan. O siya raw ay tiga Tacloban. O, kita mo tinatakloban? Eh, yung ganyan. Yan ang tiga balik-balik. O, kita mo binabalik-balik? O, eh, yung ganyan. Yan ang tiga mas bati. Probinsya yun, mas bati. Eh, yung ganyan. O, yan ang panay. Thank you very much. Ano naman mga experience ninyo, mga batang 90s, sa eskwelahan?
Siyempre ako, ang isa sa mga hindi ko makakalimutan na experience ko dyan sa school, siyempre, yung noisy. Yung inililista ka ng noisy talaga. Pag ikaw yung napakaingay, diba? Napakaingay sa klase, noisy ka. So, dahil sigurado, at the end of the class, lahat ng mga nakalista sa noisy, alam niyo yung gagawin? Yari na kayo kay ma'am. Pero ang hindi ko rin makakalimutan dyan na experience niya sa mga noisy na yan, alam mo yung mula umaga, hindi ka nag-ingay. Diba? Mula umaga, hindi ka nag-ingay hanggang sa pag-uwi nyo. Hindi ka nag-ingay. Tapos bigla ka lang nakita ng babae or ka-classmate mo, ha? Mga ka-classmate mo na naglilista ng noisy. Hindi ka naman talaga noisy. Alam mo ang ginawa ko noon? Bumulong lang din ako. Bumulong lang din ako sa kaklase ko noon. May sinabi ako sa kanya. Tapos nilista ako sa noisy. Wow! Diba? Hindi na nga ako nag-ingay buong magdamag. Tapos inilista mo ako sa noisy, bumulong lang ako. Hello! Ano ba yun? Ex ka agad nun, Brad. Ex. Kilala mo kung sino ka. Kilala mo kung sino ka. Kung napapanood mo itong video na to, kilala mo kung sino ka. Magka-FB friends tayo. What? What the fuck? Alam nyo guys, meron na rin ano dati. Meron na rin drone. Oo, tama. Tama yung narinig nyo. Meron na rin drone nun sa school. Alam nyo kung ano yun? Yung eraser ni ma'am. Kakaiba yung drone na yun. Yung eraser ni ma'am na yun. Alam nyo kung bakit? Talagang yun ang kauna-unahang lilipad sa'yo pag narinig ka na nag-iingay habang nagdadadaldal si ma'am dun sa harapan. Nagdi-discussions na kita niya. Alam mo, ewan ko nga. Hindi ko nga alam kung paano nga nasusukat ng teacher yun eh. Alam mo yung kahit kahit si ma'am nagpapaliwanag nandun sa banda sa row 1, ikaw nasa row 4 ka, alam mo yung pag binato niya yun, yeah? Pag binato niya talaga yun, round of this javelin competition, talagang saktong-sakto sa'yo. As in, sapul na sapul ka talaga. Hindi ko alam kung paano sinusukat ni ma'am yun. Ewan ko, may radar yata siya sa mata niya. At yung mga kaklase mo naman, napakabilis. Kala mo yung mga ninjutsu sila. Para maiwasan nila yung napakabilis na dating ng eraser na yun. As in, kitang-kita nila, nakakailag ka agad sila. Isa sa mga gawain ng mga elementary students na naalala ko din, yung kabataan namin, kami, ginagawa namin yun. Ewan ko lang kung may gumagawa naman. Pero siguro naman ginagawa nyo pa rin ngayon yan. Siyempre, hindi natin maiiwasan na tayo mismo mga estudyante ang naglilinis ng ating mga classroom. Diba? So, nandyan yung inuutusan tayo ng ating teacher maglinis ng ating classroom. Kasama na dyan ang corridor. Siyempre, pag naglilinis kayo ng mga classmates mo, nandyan yung may kasamang laro. O, diba? Di maiiwasan yan na naglalaro tayo. So, minsan, napapagalitan din tayo. Pero pinakamasaya dyan pag naglilinis ng corridor. Alam mo kung anong ginagawa? Alam mo kung anong ginagawa? Nagpapadulas dyan sa corridor. Halimbawa, nagpo-floor wax kayo, diba? Pag makinis na siya dahil binunot ninyo, sigurado, ginawa nyo na magpadulas dyan. At sigurado, baka may bumagok din yung ulo dyan. Sana wala naman, diba? Siyempre, hindi nyo maiiwasan, guys, na pag nagkaklase tayo, eh, alam nyo na, naiihi tayo talaga, diba? So, hindi natin maiiwasan dyan na, alam nyo na, magpapaalam tayo sa teacher para lumabas at para umihi. Diba? Ma'am, may I go out po? And syempre, diba, pinayagan ka naman na umihi. Pero dahil alam mo, minsan merong makaka-classmate tayo or tayo mismo, naramdaman natin na nakaka-boring yung teacher. Diba? Nakaka-boring yung teacher, so ginawa mo nalang dahilan yung naiihi ka. So, nangyayari na minsan sa mga public schools, hindi ko lang din naman sure sa mga private, pero sa public schools, kasi doon ako nag-aral from elementary hanggang high school, nandyan yung malayo sa room ninyo yung comfort room, yung CR. So, binabagala mo maglakad. Para hindi ka agad makabalik sa classroom kasi boring si ma'am. Pero nasubukan din namin na magkaroon ng isang parang mini
CR sa classroom. Paano yun? Yung mga cabinet na minsan pinaglalagyan ng mga gamit natin or gamit ng mga teacher na mga pinabili na mga Manila paper, mga plastic cover, mga floor wax, mga basahan, mga chalk, yan. Minsan pinagdidikit-dikit nila yan. Tapos gumagawa sila ng naglalagay sila ng mga kortina. Tapos yun ang nagiging parang mini CR ng mga estudyante noon. Para hindi nalalabas. Para maiwasan nga naman yung labas-labas. So, diba? Kasi diba, syempre kumakain ng ilang minuto yun. Malayo nga. Diba sabi siya yung iba, malayo nga yung classroom nila sa CR. Swerte, yung mga room, or tama, yung mga room na katabi lang almost yung CR. Malas din sila kasi pag hindi nalinis yung CR, sila unang-unang uubos ng amoy nun. Ang isa na mga ginagawa na naaalala ko dun sa pag nag-aaral tayo, elementary man yan, ha? Elementary man yun or sa high school, yun, nagkakaroon ng botohan. Yan, yun, nagkakaroon ng botohan sa para sa mga room officers, yan, yung mga president, vice president. Ewan ko, hindi ko trip yung mga ganun eh. Kasi parang pakiramdam ko ng mga panahon pa lang na yun, yung mga bata, marunong ng ano eh, marunong ng mangurap. What the hell is happening to my loyal city? Tsaka binoboto na nila kung sino yung ano eh, kung sino yung sikat eh, di ba? Kung sino yung familiar, kung sino yung guwapo. Ewan ko, ganun ba mentalidad ng mga ibang Pilipino kung sino yung sikat tsaka sino yung guwapo? Ang bata-bata pala, may kurap na. Sama din dyan, yung siyempre, sa paglilinis, di ba, nandyan yung mga dusting duties. Sabi nila, dusting duties daw ang tawag yata sa ganun. Yung alam nyo, yung napakadaming may pinag, di ba, nagbubura tayo sa blackboard. So, yung mga pambura nun, meron ng mga chalk dust. Chalk dust yata yung pinaka-exact word. Tapos meron silang minsan pinagpapaano dun. Ayun, pinagpapagpagan. Ngayon, yung mga naglilinis, kasama yun eh, kasama sa tinatanggal yun at tinatapon sa pinapagpag sa labas o kung saan man. So, kailangan dun talaga maingat kasi masisimot mo yun. Minsan, pag hindi maiwasan, karamihan ng mga bata nung elementary, kakaroon ng an-an dahil dun sa dust, ano na yun, sa dust, a chalk dust na yun. Ayun. Pagdating naman sa mga parusa, syempre kayo na may butuhan eh, di ba? Mga butuhan ng officers. Meron din mga parusa. Parusa naman para sa mga elementary students and also college students. Meron din. Syempre hindi mo mawawala dyan at hindi ko makakalimutan dyan yung mga squat. Pinapasquat tayo ng teacher. Minsan may kasama pang libro. Di ba? Minsan nakaganon tayo, tapos may libro pa dito. Meron pa dyan yung talagang makikipag-usap ka sa blackboard. Face the wall. Yan yung mga parusa ng mga kakaibang mga teacher nun. Talagang mental torture, kumbaga. Wala naman siguro pinaluhod sa munggo nun eh, di ba? Sa school. Sa school, wala naman siguro pinaluhod ng munggo nun eh, di ba? Sa bahay lang ginagawa yun eh. Yung talaga isa sa mga pinaka-brutal na parusa sa atin ng mga magulang natin. Siyempre kasama na rin dyan yung pinapalo ko sa puwet ng yung mga magulang, di ba? Pero ako nung dati pinapalo kuya ko, dalalab ko, susunod na ako. Naglagay na ako ng notebook sa puwet. Nasubukan nyo ba na pinadipa kayo? Pinadipa kayo sa labas ng classroom. Parusa din yan ng mga teacher natin noon. Sa totoo lang, ang mga bubrutal nga ng mga teacher noon eh. Meron pa nga dyan yung nampipit-pit ng ano eh. Ang kamay ng ruler, gamit yung ruler. O, di ba? Meron din dyan yung mahabang kawayan na stick. O, di ba? Pinangahataw din ni ma'am yun. At ang isa pa sa mga nakakabrutal din na parusa sa mga estudyante noon, hindi ko alam kung ginagawa pa ngayon na dahil wala naman ako nakakausap totally na high school student. Pero ang pinakabrutal noon na ginagawa ay yung inuukaan ka dito sa tagiliran. Ganon ang mga ginagawa nun. Kasi lalong-lalo sa amin, nasubukan ko yun ng 4th year high school dahil sa CAT. Yan, mga CAT. So, kailangan naka 3x4 ka dyan na gupit. Parang sundalong-sundalo ka dyan. Ang nangyari ngayon dyan, dahil hindi sakto yung gupit mo,
hindi siya 3x4. Uukaan ka. O kaya pag hindi ka pa nakapagpagupit, sigurado yun, uukaan ka. Para kang merong square dito. Yan. Square root. Sigurado talino mo sa algebra nun. Pero sa kabila naman ng lahat ng mga parusa na yun, ano ba mga natututunan nyo, diba? Natutunan nyo ng mga panahon na yun. Siyempre, alam ko dun, kahit papano, lumaki naman tayo na marunong tayong rumespeto sa mga mas nakakatanda sa atin, rumespeto sa teacher, tuto tayong rumespeto sa mga naging pangalawang magulang natin. Okay, diba? Which is yung mga teacher natin. Diba? Yun yung mga naging, kumbaga, bright side ng mga parusa na pinagagawa sa atin noon. Diba? Hindi katulad ng mga nangyayari ngayon. Parang mapagalitan mo lang yata yung teacher, papatulpo ka na eh. Masyadong pusong mamon yata mga bata ngayon. No offense yun ha. No offense. Taas nga yung mga kamay ng mga bata dito, mga batang 90s dito na nasubukang tumambay sa labas ng classroom dahil yung isang magaling na kaklase ninyo na may hawak ng susi ng classroom ninyo ay hindi pumasok or late. Kaya sigurado, yung mga panahon na yon, pagdating niya, puro batok na yung inaabot niya sa mga klase niya. Wala pa namang ano nun eh, wala pa namang cellphone nun eh, di ba? Kaya hindi mo kagad matitext yung tao, talaga maghihintay ka. O di ba? Kung alam mo yung telephone number ng tao na yon, kung meron man silang telephone number, ayun lang. Diba? Pwede mo siyang matawagan. Pero talaga hindi instant ng mga panahon na yun. It's either pupuntahan mo siya sa bahay nila or tatawagan mo. Uso doong kabataan namin, lalo elementary days, yung mga parang free food or sample food. Diba? Kunyari, pupunta sa school ninyo yung Milo. Tama nga ba? Mga Milo, basta something mga ganun. So, magbibigay sila ng mga sample products nila. Pipila kayo dun sa labas. Bibigyan kayo ng mga cup ng kunyari. Kung ano man yun, Milo or whatever na... Basta sample products. Yan. Hindi maiwasan sa mga ano yan. Sa mga elementary nun. Madala sa amin noon. Ayun. Ewan ko lang ngayon ako meron pa. Pero sa amin talaga, naranasan namin yun. Usong-uso din usually nung high school. High school na yata nagagawa yung mga ganito eh. Yung mga slam book. Diba, yung mga papipirmahin ka, kung ano-ano mga ilalagay, mga motto mo sa buhay, who is your crush. Yung iba, nagagalit pa pag hindi pinapirma sa slam book. Pero yung iba doon, syempre, kinikilig pag nabasa ng crush mo yung ano mo, yung pinapirma sa slam book. Eh, kumbaga, para nabasa yung tungkol sa'yo, tapos nakita, yung crush mo pala, siya. Kung sino yung nagbabasa, o di ba? Killing to the boots. Sir, nakakalala sa inyo ng flames. Ito yung mga, hindi mo alam kung pangkukulam pa yung mga ganito nilaro. Flames, di ba? Natatandaan nyo ba yun? Yung, kukumputin yung pangalan mo, tsaka yung kung sino yung halimbawa, crush mo, tapos isa-sum up yun, di ba? Tapos kung halimbawa lumabas, kunyari ang total ng pangalan nyo, halimbawa 35, lahat-lahat, pangalan mo tsaka pangalan ng ano mo, ng crush mo, kung sino man, di ba? Tapos, di ba, flames is 6 na, ano yun, 6 na letter, so bibilangin nila doon kung saan bumagsak yun doon, sa letter na yun, yung kayo. Kasi, ano ba ibig sabihin ng flames? Friends, di ba, F friends, L lovers, A, affection, M, marriage, E, ano nga pala yung E? Kalimutan ko yung E eh. E, enemy, o diba, enemy. Tapos yung S yata, soulmates. Anong sister? Eh, paano kung lalaki yun? Eh, di brother yun. Diba? Ewan ko, nung talagang high school, marami yata naniniwala doon sa flames na yun eh. Pero pinaka-naalala ko doon sa flames na yun, may palabas din yun sa ano, sa ABS-CBN noon. Mga 2:30 yata ng hapon or alas 3 ng hapon. Mga ganun yun. O, diba? Throwback na throwback din. So, dito na nagtatapos ang ating part 2 ng kwentuhang batang 90s. Okay, mga batang 90s ka ba? Okay. Pakiabangan ang part 3.
So sa lahat ng mga nanood at nakarelate at nakitawa dito, maraming maraming salamat sa inyo. Okay? Maraming maraming salamat sa inyo. Siyempre, don't forget to like and subscribe na rin po kung okay lang. Di ba? Click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong ilalabas na videos dito sa ating channel, John Escolayan Vlogs.